Mapeh 2, Music, Quarter 4, Week 6. Ngayong araw, ating tatalakayin ang tungkol sa makapal o manipis na tekstura ng musika. Handa na ba kayong matuto? Kasanayang Pagkatuto at Koda distinguishes between thinness and thickness of musical sound in recorded or performed music. Ang mga awiting musikal ay maaring manipis o makapal ayon sa daloy ng musika at sa paraan ng pagkakaawit. Ito ay tinatawag na tekstura o texture. May tanong ako sa inyo mga bata. Kailan ba natin masasabi na ang isang awit ay may manipis na tekstura? Mahusay. Ang awit ay may manipis na tunog kapag isang melody lamang ang dumadaloy. Ito'y inaawit o tinutugtog ng walang kasabay na instrumento o boses. Pakinggan natin ang awiting ito. Kung inyong mapapansin, ang awit o himig ay may manipis na tekstura sapagkat isang melody lamang ang dumadaloy at ito'y tinugtog ng walang kasabay na boses. Ngayon ay nais kong masdan natin ang mga larawan. Ano ang inyong nakikita? Tama! Ang mga ito ay mga instrumentong musikal. Pakinggan natin ang tunog na nalilikha ng mga ito. Unang instrumento. Ikalawa. Lagi ninyong tatandaan na ang tunog ng mga instrumento ay mayroon lamang manipis na tekstura kung ito'y hindi sinasaliwan ng awitin o hindi sabay-sabay na ipinatutugtog ang mga ito. Kailan naman nagiging makapal ang tekstura ng isang awit? Nagiging makapal ang awit kapag maraming tinig, tunog o melody ang magkakasabay. Makapal na tekstura ang maririnig sa round song, koro na may dalawa o apat na tinig at pinagsamang tunog ng mga instrumento. Pakinggan natin ang isang halimbawa ng round song. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Kung inyong mapapansin, dalawang tinig ang ating narinig. At ito'y sinasaliwan ng tunog ng mga instrumento. Ang koro o choir sa Ingles ay isang pangkat ng mga awit na umaawit ng musika sa simbahan, opera at oratorio. Pakinggan natin. Para para buhi, para para buhi.
mapapansin, ang awit ay may makapal na tekstura dahil maraming tinig ang naririnig. May makapal na tekstura rin ang pinagsamang tunog ng mga instrumento. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Pagbalik-aralan mo. Isulat ang T kung ang pangungusap ay tama ang tinutukoy. At M kung mali. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, ang single musical line ay may iisang melody lamang na inaawit ng lahat. Ang single musical line ay may iisang melody lamang na inaawit ng lahat. T kung tama, M kung mali. Ikalawang bilang, ang multiple musical line ay mga melody na inaawit ng sabay ng iba't ibang pangkat ng mga awit. Ang multiple musical line ay mga melody na inaawit ng sabay ng iba't ibang pangkat ng mang-aawit. T kung tama, M kung mali. Ikatlong bilang, ang round ay isang paraan ng parisukat na pag-awit. Ang round ay isang paraan ng parisukat na pag-awit. T kung tama, M kung mali. Ikaapat na bilang, ang musical line ay maaring manipis o makapal ayon sa daloy ng musika at sa paraan ng pagkakaawit nito. Ang musical line ay maaring manipis o makapal ayon sa daloy ng musika at sa paraan ng pagkakaawit nito. T kung tama, M kung mali. Ikalimang bilang, ang texture ng isang musika ay maaring manipis o makapal ayon sa daloy ng musika. Ang texture ng isang musika ay maaring manipis o makapal ayon sa daloy ng musika. T kung tama, M kung mali. Pag-aralan mo. Isulat kung makapal o manipis ang texture ng mga instrumento habang tinutugtog ng sabay-sabay. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, sa tingin ninyo, manipis o makapal ba ang tekstura ng instrumentong ito? Ikalawang bilang, manipis o makapal na tekstura. Ikatlong bilang, manipis o makapal na tekstura. Ikaapat na bilang, manipis o makapal na tekstura. At ikalimang bilang, manipis o makapal na tekstura. Pagsanayan mo, ipakita ang makapal at manipis na tekstura ng mga instrumento sa pamamagitan ng pagguhit ng mga paborito ninyong instrumento sa loob ng mga kahon. Nais kong gumuhit kayo ng paborito ninyong instrumento sa loob ng mga kahon. Instrumento na makapal na tekstura at instrumento na manipis na tekstura.